So what's good guys, it's your boy Psyche in the Hood. So welcome no sa ating panibagong episode sa Psyche TV Moto Vlog no. So in today's video guys, pag-uusapan natin yung tips about sa pagbili ng second hand na motorcycle na scooter kagaya nito no. So bago ang lahat, if you are new in this channel, please do subscribe and hit the notification bell para of course updated ka palagi sa mga videos na aking ina-upload. Alright. So yun guys, pag-uusapan natin ngayon itong pagbili no, itong tip natin pagkabibili tayo ng second hand motorcycle kagaya na itong scooter na to no. So itong scooter na to guys, this is my old scooter, Musol I-125, na purchase ko siya noong 2015 no. So ito yung gagawin nating model ngayon. So ito na nga, ang pinakaunang tip na dapat natin gawin guys is to check yung papers no, kung tama yung naka-indicate sa papers. Don't forget guys, na pag mag-check kayo, eh dapat naka-center stand siya. Okay? So unang test na gagawin natin guys, i-kickstart natin yung motor, no? Masakit. Ay. So don't forget guys, na itaas nyo muna yung side stand bago nyo i-kickstart, no? Ayan, mandar siya. So good yun. Tapos sarado nyo. Second, iti-check nyo yung push start. Ayan, so isang ano lang, isang click lang, eh umandar na siya, no? So sarado natin. And ayun na nga, nag-kickstart na natin siya. Tapos nag-ano na tayo, nag-push start na tayo, gumana. So kaya natin 'to ginagawa eh para syempre maiwasan natin yung mga electric no, sa electrical guys, kasi sobrang sakit sa ulo pagka electrical wirings yung maging problema no. So check naman natin ngayon yung dashboard kung may ilaw to. Alright, so tara. So yun guys, meron siyang ilaw yung dashboard no. So i-start natin, check naman natin yung signal light. So ngayon guys, check natin yung signal light. So ito, gumagana siya. Okay? Tapos sa kabila naman. So yan, gumagana siya. Okay? So patayin natin. Tignan naman natin tong headlight. Etong headlight. Tignan natin itong headlight guys, ha? So ito guys, naka-high, tapos low. Okay? So okay siya. So kung may hazard guys, check nyo na rin. Kasi yung iba pinalalagyan ng hazard, no? So next naman na titignan natin guys, yung brake light. Nalimutan ko. So dapat yung brake light, gumagana siya. Ayan, gumagana, no? So yun. Tapos, next na gagawin natin, patayin natin. Tapos, dito naman. Tignan natin kung merong usok, no? So, ang gagawin natin, magcha-check tayo ng muffler, guys. Ito, stock to, from Yamaha, no? So, i-check natin yung tambucho, kung merong singaw, o merong problema, no? So, ganito mag-check yan, guys. Open natin. Tapay rito. Rev natin. Yan. So, wala naman siyang usok, guys, no? Pakita mo to. Dalawa lang kasi yan guys, merong white smoke, merong black smoke, no? So yung black smoke, medyo okay pa siya, no? So yung white smoke naman guys, is maaari may problema yung valve seal or yung carburetor, wala sa tono, no? Pagka magche-check kayo ng tambucho, ang gagawin nyo, sasarado natin, no? Tapos may, kung may chinelas kayo, paluin nyo ng chinelas. Hindi, takpan nyo ng chinelas. Lapit ka konti. Yan. Dapat wala tayong maririnig na mga unnecessary sound do, yung mga nagtatambulo, ano mang kalansing dito, no? So, all good siya. Yan, oh. Okay? So, guys, kung magche-check kayo ng motor, maganda matanggal nyo yung nandito, no? Lalo na sa mga, sa Musol, Musolti, no? So, maganda matanggal dito kasi yung iba, nakakargahan nga nila. So, baka nga nakargahan na, napalitan na ng carburetor. Okay? So, ito nga, guys, yung reason kung bakit naka-side stand tayo.
pagka check ng motorcycle. Kasi yung iba, sinasabi nila walang bengkong, no? So dito, may kita natin kung may bengkong o wala. Lapit ka, pakita mo to. So ito. So ito, dapat hindi siya umaalog, no? Hindi siya gumaganon. Wala siyang alog. So ito, walang alog. So nun din guys, no? Yung sa harap, kailangan i-check din, no? Ito, i-check natin to kung may kanto. Kasi mahirap pagka may kanto, no? Pagka may kanto kasi guys, na ano na yun. Kumbaga eh, kunyari na-accidente na, gano'n, no? So, mura lang naman din, no? Pagpapalit ka lang dito yung sa harapan niya. So, like sa gagawin naman natin ngayon, yung rev niya, no? So, tara, lapit ka konti rito para makahit ang rev niya. So, start natin. So, re-rev natin siya. Dapat ito bumabalik agad, no? Yan. So, normal yung kanyang silinyador. Alright. Yan. Bumabalik siya, no? So, walang kalansing, no? Dapat maano nyo rin kung may kalansing o wala. Okay? So, ngayon, guys, sasakyan na natin siya, no? Ay. Bali. Yan. So, iti-check natin yung play. Yan. Kung may play siya. Yung shock natin, okay naman siya. May play naman siya. Okay. So, next naman guys, kailangan check naman natin yung nakalagay sa CR kung ano yung color na nakalagay dun, no? So, check natin kung kapalitan na ba yung color ng moto o hindi. So, dapat nagtatali siya dun, no? Kung magenta yung kulay nun na doon, no? Violet sa prehisto, dapat ayun yung nakalagay, no? So, ayun dapat yung naka-indicate. So, ayun guys, no? One more thing to check is yung speedometer niya. No, so lapit ka rito, pakita natin. So sa speedometer niya, yan dapat, yan ito, ang speedometer is 23,000, no? Sa akin, 10,000 is all goods pa siya, no? Pero yung pagka mga 40,000 na pataas, medyo sirain na yun. Depende kasi rin yun sa may-ari, no? Sa nag-aalaga. So ito sa akin, 23 yung aking odometer, so which is good pa siya. So ngayon guys, let's check naman natin yung engine sound, no? So gawin natin, start natin. Yan. So dito dapat stable yung kanyang sound, no? Yung hindi bumababa yung minor niya, hindi pa bago-bago, no? So ito. Yan, all goods naman siya, guys. Pakinggan rin natin mabuti, no? Kasi mahirap kung merong lagitik, no? Iwasan natin yung may lagitik. Kasi maaari may ano na yung head na ito, may sira. Pero ito naman, all goods. So guys, next thing to do, guys, is to check yung susi. So kailangan i-check natin yung susi, guys, kung original pa. So lapit ka rito, pakita mo. So itong susi natin, guys, is original pa, no? So bakit ko nasabing kailangan na ma-check tong susian natin? Kasi guys, importante to guys, pato ba yung original o hindi. Para syempre malaman natin kung duplicate na, may ibig sabihin nun eh, nawala or maari na puwersa na yung ignition, no? So maari nagkaroon na siya ng attempted homicide or attempted ano, car nap, no? O motorcycle nap. So ayun yung iiwasan natin, guys, okay? So check natin yung susi, no? Pero nasa inyo kung kukuha kayo ng duplicate na susi, no? So itong pag-uusapan natin, involved na rito yung paper. So kailangan hawak-hawak mo yung ORCR, no? So iti-check natin yung kanyang dito, open natin to. Check natin yung chassis number. So ito guys, yung kanyang chassis number, guys, no? Ito yung kailangan na i-check, no? Dapat pareho sa papel. Yan, dito yung banda nakalagay yung engine chassis number, no? So hindi natin makita. So yan, basta check engine, guys. So isa pa pala, no, guys, kailangan ito hanggat maaari ma-open to para makita natin kung stock pa rin yung ating yung head, no? So mahirap kasi pagka hindi stock yung head nito, guys, ibig sabihin nun na kargahan na. So para sa akin, eh, hindi na siya all goods kasi mas gusto ko i-stock. So meron pa tayong isang tip, guys, no? Bago kayo bumili ng second hand na motorcycle, kailangan nyo siya syempre na i-check sa LTO kung meron bang alarma. So paano ba yun mati-check? So ito guys, yung number. Okay? Guys, magte-text kayo sa number na to. Tapos ilalagay ninyo, guys, is LTO space MC space plaka nung bibilihin nyo na motorsiklo, no? So para malaman natin kung meron bang alarma to o wala yung
motorcycle na bibilihin natin. So, quick tips yan guys para sa mga bibili ng second hand na motorcycle. So in guys, no, advice ko lang sa inyo, magsama na rin kayo ng mekaniko no pagkabibili kayo ng second hand motorcycle, no. So ito sa akin, eh sarili ko lang na preference, no, itong ginagawa natin. Kumbaga guys, basic tips to kung bibili ka ng second hand na motorcycle. So ayun nga guys, dapat kailangan naka center stand para ma-check mo yung gulong, kung bengkong o hindi. Tapos kick start muna bago kayo mag-start dito sa may push start. So yun guys, check nyo rin yung tambucho kung may usok o wala. Check nyo yung papers na mabuti kung na color indicated. Recall ko lang kayo, so white smoke saka black smoke. Yung white smoke, eh medyo delikado na siya, no? Okay, and then yung black smoke naman guys is sakto lang siya, pero kailangan ma-check din. Ayan, okay? And then yung bengkong, history, yung kung merong accident history. Tapos yung sa key natin, dapat original, hindi siya duplicate. Kumbaga kasi pagka-duplicate nga, ayun nga sinasabi natin eh, baka maaari na napuwersa na to, no? Kaya nagkaroon siya ng duplicate. Tapos check natin to, hindi to sa may engine. So kailangan wala siyang lagitek pagka inaano nyo siya, binobomba nyo siya, eh bumabalik agad yung minor niya. Okay, tapos yung ito, hanggat maaari, pagka mag-check kayo, dapat matanggal talaga to para makita nyo kung yung kung stuck pa yung head nito guys, no? Kung stuck pa lahat, okay? So, kasi pagka hindi na stuck yun, palitan na yun, matik yun. Makina yung arangkada. So, ito dapat pagka arangkada nyo siya, hindi siya pigil, okay? So, ayun guys, no, hanggang dito na lang tayo. So, sana natulungan ko kayo kahit papano sa pagpili na second hand na motorcycle na mag-check, no? Pero yun nga, kagaya na sasabi ko ulitin natin, masama na kayo ng mekaniko para mas okay. Okay? So, peace out. My name is Psyche once again. And ito, tips natin para sa pagbili ng second hand motorcycle. Peace out! La 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 mo. La mo. La mo. La 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 mo. La mo. La mo. La 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 mo.